Business is good, as usual. Wala namang drop sa stocks natin kahit patay na si David. Be assured na nandito kami ng mommy just to make sure that everything runs smoothly. So, this supplier end. Sorry. Late ako ha. Huwag mo kuhawa ka matanggal yung bids. Anong ginagawa mo dito? Di ba may meeting? Attend ako ng meeting. As I was saying before I was rudely interrupted, okay naman ang business natin. Kailangan lang natin ng bagong marketing strategy para maka-attract tayo ng maraming loyal customers. Excuse me. Ano ang mga marketing strategy? I'm sorry, you are? Ay, Marlene Janicia. Sir, my feet is aching. Pwedeng ako na lang ako umupo. Lalaki naman po kayo eh, ha? Salamat. Tama siya. Pangalan niya ay si Marlene Janicia. Isa siyang hostess from Olongapo. Unfortunately, nilandi niya si David noon. But of course, that was before David and I were married. Tapos, itong babaeng to, talagang niloloko niya si David. Sinabi niya na meron silang anak. Teka muna. Oo, totoo. Hostess ako nung araw, pero nagbago na ako. Matino na ako ngayon. At saka, hoy, hindi ko niloko si David, no? Mahal ko yun. At saka, totoo rin, meron kaming anak, si JR. Ako, guwapo. Magiging boss niyo din yung kasi pinamanahan nga ng tatay mo. Will you excuse us for a moment? I'll be right out in a while. Thank you. Sige, nice meeting you. Ikaw, shut up! Ano? Wala ka namang proof eh. Ano wala preba? Alam mo, hindi ko naintindihan yun. Meron akong proof. Sinabi sa akin ni David noon, lumabas dun sa... Ano man test yun? Yung D-test? Basta yun. Yun, nagpapatunay na anak niya nga si JR. DNA? Tanga? Asa na yung proof na yun, ha? May nakita ba akong DNA result? Ikaw alam mo, naloko mo si David, pero kami, hindi mo kami maloloko. Ikaw, babae ka, ha? Pagbibigyan lang kita, pag-aaralan ko pa yung mga pinagsasabi mo. Hindi lang ako makahirit ngayon eh. Pero, wala ka na magagawa. Pinamanahan ni David si JR na negosyong ito, kaya sa ayaw at sa gusto mo, kasama kami sa negosyong to. At sa ayaw at sa gusto mo, a-attend ako ng mga meeting nyo.